Ayan, ayan. Amazing morning po sa lahat. Ayan, So, amazing morning po ulit, no? Papakilala lang po muna kami sa mga hindi pa po nakakilala sa amin. Ayan, ito po, ayan, ito po yung background ko, no? Graduate po ako ng Marine Engineering, no? Malayong malayo po sa pagninegosyo kasi po, ang hawak ko po niyan is makina. Makina ng barko, magme-mekaniko, di ba? And sabi ko nga po, na-experience na rin po natin, no? Makapag-travel, iba't ibang bansa, di ba? Pero saglit lang, sa sandaling panahon lang. Every time po na lalabas po kami niyan, ano po, sa limited lang yung time. Diba? Kailangan na po namin kagad bumalik. Opo. Tapos tuloy na ulit ang trabaho. Diba? Sabi ko nga po, iba po yung, ano, yung experience pagka sa mga kaibigan mo, nakikita mo, magaganda yung picture nila. Kasi nakakapunta sila, iba't ibang bansa. Pero nung nandun na ako, diba? Nung nandun na ako, iba pala. Diba? Yung hirap, kasi po ito, na-experience po natin na sa 5 taon po natin pagbabarko, di ba? Lahat na po rata na-experience natin sa barko na grabe yung alon kasi makakasalubong mo yung super typhoon, di ba? And yung sobrang lamig sa mga lugar na grabe pag nag-winter, pati yung dagat, pati yung ano, yung dadaanan mo nagyeyelo. Di ba? Ganun po. Diba? And syempre, na kahit gusto na natin magpahinga sa dala ng puyat, pagod kasi ang trabaho po natin dyan, on call po tayo eh. Lalo na kapag may trouble sa madaling araw, kailangan mong bumaba, di ba, para i-check yung machinery. So, ganyan po yung naging ano, experience natin nung nasa barko po tayo, no? And sabi ko nga po, lahat naman ng ano eh, lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, may purpose, di ba? May purpose po si Lord kung bakit niya tayo dinala sa ganitong klase ng ano, opportunity. Diba, dito po sa Iron Worldwide. Diba, hindi po natin na ano eh, pinagpipray lang po natin, hindi po natin ini-expect na ito yung ibibigay niya po sa atin na blessing. Diba? Bukod po sa dito, na-experience po natin yung mga hindi natin inaakala. Diba? Sabi nga po rito, God is calling you, equipping you, preparing you according to His purpose. Tama po, diba? Na every time po na meron parang pagdadaanan natin, nahirap, diba? Lagi niyo pong tandaan na yung pinagdadaanan natin ngayon lang po yan. At may dahilan po yung Panginoon kung bakit pinagdadaanan mo yan. Okay? So dito po, nung time po na nag-start na po tayong mag-business dito po sa ano, I am Worldwide, ito po, normal po sa atin. Yung mga na nagsisimula po tayo, paunti-unti lang, hanggang sa kapag tuloy-tuloy mong ginagawa yung negosyo. Di ba? Consistent ka sa lagi mong ginagawa, activity mo, committed ka, di ba? Na nabibigyan mo ng oras yung negosyo. Kaya po, tuloy-tuloy na dumadami po yung nagiging ano po natin, members po natin, yung mga natutulungan po natin, di ba? At umabot na po no, sa pati sa ibang bansa, di ba? So, ayun, yung reason natin kung bakit natin siya ginagawa, syempre, higit sa lahat sa family, di ba? Sila yung mga naging dahilan na kung bakit kailangan natin magpursige. And syempre, hindi naman po kami anak mayaman. Diba? Ang gusto lang naman po namin is maibigay yung masaganang buhay para sa mga mahal namin. Diba? And syempre, ako po bilang OFW, diba? Ayoko na pong ma-experience yung mga na-experience ng mga nakasama ko. Kasi dumating po sa point na kapag nagkukintuhan kami, diba? May bago silang baby. Pagka-uwi po nila, nilalayuan po sila ng anak nila. Sabi ko, ayoko pong ma-experience yung ganun na hindi ko makasama yung anak ko na lumalaki. Okay, so yun po. At sabi ko nga po, isa po sa naging deepest why po is yung mama ko po. Ayan. Yung mama ko po na talagang sumusuporta sa akin simula pa po nung ako po, nung wala pa akong pangarap sa buhay ko. Nung time po na nagsisimula na ano, na binata pa po ako, na parang pariwala. Kasi po, ako po yung naging black sheep ng pamilya. Diba? Ako po yung, sa tatlong magkakapatid, ako po yung pinakapasaway. Okay? Yung laging, ano, suki ng guidance. Ganun po. Yan po yung, ano po dati. And sabi, yung mama ko po, talagang, siya po yung isa na laging nagpo-push sa akin na magbabago din yan, okay din yan. Lagi niya po akong pinagpipray. Diba? And dumating po sa point na nung nakagraduate po ako, yan po, nagka-baby po ako, yan po yung anak namin. Diba? Nagka-baby po ako at siya pa rin po, diba? Although na-disappoint po siya noong una, pero ngayon po is, ano po,
naging okay din naman. Sinuportahan niya pa rin ako. Ganun po ka-proud yung katiwala sa akin yung mama ko na dadating ako sa point ng buhay ko na magagawa ko rin yung tama, yung mga mali ko before. Diba? And sabi ko nga, ang pangarap niya po kasi sa akin dati is maipag-drive ko siya. Diba? Maipag-drive ko siya. Kaya lang, nakakalungkot po kasi rito. Bago po ako makapag-achieve ng ganito, diba, nung bago po tayo magbarko, diba, hindi niya po na-experience na kasi po, maaga po siyang na maalam. Diba? So sabi ko nga po, ito na lang yung picture na ano ko kasi hindi ko rin po matanggap. Kasi sabi ko po, hindi ko pa napapatunayan sa mama ko, diba, yung gusto niyang maranasan na ibigay ko sa kanya. Diba? Pero kinuha na po bagay siya ng Panginoon. Pero sabi ko, may purpose si Lord kung bakit niya ginawa yun. Diba? Kung bakit nawala yung mahal sa buhay. Diba? So sabi ko na lang po, may purpose si Lord. At sabi ko, hindi natatapos dito. Diba? Sabi ko, dadating sa point na napatutunayan ko pa rin kahit wala na yung mama ko na magagawa ko pa rin yung pangarap niya para sa akin kasi maging maayos yung buhay ko. Diba? So nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ibinigay niya sa atin yung ganitong klase ng opportunity. No, ganito kasi ng negosyo na kahit saan, di ba? Nandito na ako ngayon, di ba? Naitulong sa atin is nakapag-forgood na tayo dito sa Pilipinas at eto yung ngayon, di ba? Na-experience na natin magkaroon ng first car natin. So, ayun po. Sabi nga po dito, sa ginagawa nating negosyo, you don't have to see the whole staircase, di ba? Ang kailangan mong gawin, just to take the first step. Okay, kailangan mo lang kung humakbang na, okay, mauna ka, di ba? Sabi nga, para makuha mo, di ba, yung tamang daan para sa'yo. Ayan, so, ayan, si Mentor Visit yes. Naman po papakilala. Ayan, by the way, no, I am Visit Babes Bantug. So, dati po is, ayan, tawagin nyo na lang akong Mentor Babes. So, mga nahihirapan po sa pangalan ko. Ayan, so, ito po yung background ko before, bago ako mag-IM Worldwide. And, dati po kasi ako nagtatrabaho bilang freelance model hanggang sa nag-work po ako sa casino. Kung alam niyo yung Soler, di ba? The Swords World, dyan po ako nagtatrabaho. So, napakasipag po talaga niyan that time. Kasi hindi po talaga ako nawawalan ng work before. And ay, ito po yung mga nakasama ko. Okay? Yan po yung mga kasama ko na hanggang ngayon ang nag-work pa din sila and nandun pa rin sila sa casino. So, tumigil po ako sa casino that time kasi po nagkasakit ako. Alam mo yung sobrang workaholic ka, tapos dumating yung time na hindi mo alam, may sakit ka na pala. Dumating po ako sa time na ganun. Kaya dumating po yung time na, ayun nga po, na nag-stop po ako sa pagkatrabaho, tinapos ko po yung pag-aaral ko. And sabi kasi po ng magulang ko that time, no, naging mindset ko po kasi talaga is, pag nakatapos ka, anak, makatapos ka ng pag-aaral mo para pagkatapos mo ng pag-aaral mo is maganda yung magiging trabaho mo, magiging buhay mo. Pero hindi pala, okay? Hindi po pala ganun yung buhay. So, nasa'yo pa rin, gustate mo pa rin, ang hirap lang talaga sa labas. Ibig sabihin po, no, dumating ako sa time na nakatapos na ako ng pag-aaral pero hindi ko pa alam kung ano talaga yung gusto ko. Okay, dumating po ako sa time na, ayan po, nagtinda-tinda pa po ako ng shake niyan, pero that time po, sumali na po si Mentor Jeremiah no, sa IM Worldwide, pero sabi ko, ayokong gawin niyan. Okay? Pero nung doon ko na-realize, no, yung kinikita ko dyan no, na isang araw, 500 pesos. Imagine ninyo po, magdamag po ako dyan, ang init-init doon sa may tabi ng tindahan ng mama ko. Pero wala eh, sabi ko, hindi naman totoo yung IM Worldwide that time kasi sobrang negative po nga po. And eto na nga po yung nangyari. Siya po yung pinaka-angel ko dito. Siya po talaga yung sumali sa IM Worldwide. Hindi ko po talaga alam nung nag-join siya. Okay, dumating po talaga sa time na, alam mo yun, na OTS pala siya, on the spot pala siya ng mentor namin. So, sabi ko nung time na yon kasi parang nagkamali po ng text si Mentor Step, no, na kailan niya daw kukuha yung products. Eh, nabasa ko po that time. Nung time po na yon no, nag-away po talaga kami. Literal, as in, away talaga yung tipong nagulat yung mga kapatid ko. Kaya yung mga kapatid ko, isa po yan sa mga naka-witness kung paano po kami nag-away. Kasi talagang rinig mo talaga yung away namin dahil nag-platinum po siya that time noon. And yun lang po yung pinaka ano namin, tipo namin sa tagal niya po sa pagkatrabaho. And dumating po yung time na, ayun nga po, di ba, nakasali na po siya.
And nakita ko din po sa kanya yung rason niya kung bakit siya nag-join. Nakita niyo naman po yung mukha niya na yan. Ayan po yung una niyang baba dito nung November po. Ayan po yung itsura niya. Imagine niyo po, no, ito ngayon binenda po yung mukha niya. So napakalaki po talaga ng difference. Okay, nakita ko po talaga yung mukha niya na yan, na grabe lang talaga yung hirap niya sa bagko na hindi ko alam. Okay, ang alam ko lang kasi na magpapadala siya sa akin monthly para makapag-ipon kami, and para pag naka-uwi siya dito, yun din yung panggastos namin. So yun po yung naging mindset ko that time. Kaya hindi ko din alam na ang hirap na pala sa bag ko, no? Siya lang mag-isa doon. Pag may sakit siya, siya lang mag-aalaga sa kanya. And 24 hours po siya doon. Ibig sabihin po na kahit na ayaw na niya magtrabaho, pagod na siya, wala siyang choice. Kasi nandun po siya sa bag ko. Okay, buhay niya po yung kapalit doon. Kapag nagkamali po, hindi niya nabantayan yung trabaho niya. And dumating po sa time na, ayan na nga po, no, ayan po yung bag ko na pinagkatrabaho niya. And nung time po na yun, no, umalis po agad siya ng, kumbaga nung, sumali po siya sa IMR Advice, sumampa siya ulit ng bag ko. Okay, so ang nangyari po niya, no, naiwan po sa akin lahat ng products niya. Okay, syempre, wala naman po akong choice para po mabalik po yung puhunan namin, binenta ko po. And thank you Lord lang kasi habang nakakabenta po tayo, nakakatulong tayo, nakikita ko po yung effect ng mga products para din sa mga tao na tutulungan natin. And ayan na po. Nag-try na po akong sumama yan sa mga tao niya. Kaya sobrang thankful po ako sa circle na yan. Ayan, sila Mentor Pat, no? Sila Mentor Grace, Mentor Step, Mentor Dennis, na sila Mentor Rachel, Mentor MC. Ayan po yung mga tao na kasabay ko. Ayan, lalo na po si Mentor Jeff na lagi po sumasabay sa jeep, sa sasakyan niya. Ayan, sila Mentor Lay, Mentor Mike. Ayan po yung mga tao na habang nag-start po kami, ayan, talagang nagtatanong ako sa ikan sa kanila that time. And grabe lang po, kaya kung kayo po, no, pandemics baby, no, napakaswerte niya po. Kasi ito, kwento ko lang po sa inyo yung nangyari sa akin, no. So that time po, no, nag-commit po ako ng 1 week training ko sa IMR Dubai, dahil nga po nagko-commute po talaga ako. O, pupunta ako sa office, umuulan naman yan, umaaraw. Pupunta po ako ng office na. Kasi sabi nga po ng mga mentor namin, okay, training tayo, okay? Magmanood ka ng IBP, no? Pupunta ka pa ng opisina, no? 5 PM para lang para lang makita mo kung paano nila binabagsak yung mga yung IM worldwide. So, that time po, no, nag-commit po ako. Alam niyo po ba? One time, nung time na nag-commit na ako, yun na po yung time na sinubok ako ni Lord. Nawala po talaga yung cellphone ko. Di ba pagbaba ko po ng Green Hills, no? Alam mo yung, ano po yun eh, ganito din po yung araw na yun. December din po yun. Kumbaga, malapit na po magpasko. Kaya din po talaga, uso yung mga nangunguha doon sa my Green Hills. And that time po, hindi ko napansin na wala na pala yung phone ko. And ginawa ko po, tumuli pa rin ako sa opisina kasi nandun na po ako eh, wala na akong magagawa. And doon po sa office, no, nag-usap kami ng mentor ko na sabi niya, ba't di ka na nag-reply kasi means wala na po yung phone ko. Wala na po yung phone ko that time. And grabe lang po kasi noong time po na yun, no, ang speaker natin, syempre ating mother mentor na si Mentor Erica Soreda po, no, na ang tinitraining niya po noong that time, yung ABC of success. And time po na yun, number one, yung attitude. And sabi nga niya po, no, paano ko daw po titingnan yung mga situation? Kumbaga, kung paano ko pa, di ba? Paano ko ba titingnan ko yung mga nangyayari sa akin is negative na. Okay? Ang hirap naman po that time, sabi po, paano magiging ano to? Magiging positive? E negative na nga yung nangyayari sa akin. Di ba? Parang sabi po that time, ang hirap. Pero sabi ko nga po, no, na lahat may purpose. Dumating po sa time na sabi ni Mentor Erica Soreda, tignan mo yung bright side. Diba? Doon po ako na, ano na, parang nahimasmasan ako that time yung training, kaya nakapagmampa ako. Okay, nasabi ko pa yun sa ma'am namin. And grabe lang, thank you Lord, kasi may purpose talaga. Imagine niyo po na wala po yung phone ko na yun, kung nag-quit po ako sa IM Word by, sabi ko, ayoko na yan, hindi na nga kumikita yun, na wala pa yung phone ko. Diba? Ang pinakamalupit pa nun, latest phone pa yun, Note 9 pa that time. And thank you Lord, kasi by that time nun, napalitan yun, diba? 10 days, diba? 10 days yun eh. Naalala ko 10 days bago mag-birthday si Mentor Step, no? Nagbigay, diba? Nabigyan po tayo ulit ng Note 10. And thank you Lord, kasi nabigyan pa tayo ng libreng earphones, diba? Parang alam mo yun, mentors, na parang sabi ko, grabe talaga si Lord. Diba? Lahat talaga na nangyayari sa atin, may purpose. Kaya kung ikaw nahihirapan ka, no, may mga pagsubok ang pinagdadaanan ngayon, okay lang yan. Isipin mo na lang na merong
meron sa yung ano pinaaral, okay? Meron sa yung tinuturo ni Lord sa iyo na ibang way para may matuto ka din sa mga downline mo. So that time po no, eto na. Ayan. So, syempre, lahat naman po tayo, di ba, dumadating po ako sa point na mag-give up na ako. Ayoko na, mayroon po akong dumating ako sa point na ayoko na talaga. Kasi nahirap akong bumangon that time. Kasi hindi ko naman ina-expect yung nangyari. And hindi ko, wala akong alam, no? Hindi ko alam yung nangyari kasi hindi ko pa pala alam yung business. Akala ko kapag nagtitraining ka, alam ko na yung negosyo. Pero hindi pa pala. Mayroon ako case na nangyari na sobrang hirap na hirap ako that time. Pero sabi ko nga, positive lang. Okay, kaya ko to. Nangyayari to kasi may purpose si Lord. Okay? So, dumating po sa time na lagi ko lang tinitignan. Okay? Yung mga picture na kung bakit ako bumabangon. Sabi nga, di ba, sa Nescafe, bakit ka bumabangon? Kanino ka bumabangon? And ito po yung mga tao na tinitignan ko, na sabi ko, kailangan ko maging matatag, kailangan kong gawin itong negosyo para, alam niyo po yun, na lalo na po yung lola ko. Okay? Yung lola ko po na yan, na sobrang yan po talaga yung pinahawakan ko. Siyempre, matanda na po siya. And grabe po yung napagdaanan ng lola ko, labandera po siya. And grabe, hindi po niya naranasan yung magandang buhay na parang hindi yung magandang bahay. Yung, talagang as in, hindi pa po niya naranasan. Kaya para sabi ko, ano po na grabe lang po na dito po, di ba, sa I Am Worldwide na sabi ko, bibilisan ko para po mabigay ko po yung kailangan ng lola ko na grabe, thank you Lord kasi hindi tayo sumuko. Ito nga po yung pinangahawakan ko din, no? Galatians 6:9 na let us not wearying in doing good for we will reap in due season if you don't give up. So yan po talaga yung pinangahawakan na gumawa ka lang ng mga tama, gumawa ka lang ng mga bagay na makakabuti, no? Sa mga tao na kahit na alam mo minsan, hindi mo na alam kung bakit mo ginagawa yon. Dadating yung time, no? Kapag hindi ka talaga sumuko, ibibigay sa'yo ni Lord. Okay, ibibigay talaga sa'yo ni Lord yung kung ano yung para sa'yo. And dumating po sa time na sa lahat po, di ba? Sa lahat po ng umaatin sa training, sa lahat po ng kasabayan ko, ako lang po yung pinaka walang income dyan. And dumating po sa time na sabi ng mentor ko, eto na babes, meron ka ng cheque. Imagine niyo po yung first check-in po namin, 1,754. And sabi ng mentor ko na, saan ba natin yung lalagay? Sabi ko, sige, sa'yo muna. Pero sabi ko sa isip-isip ko na yun, grabe, buti na lang, no, may check-in na ako. And grabe, sabi ko, Mince, picturean mo para testimony ko yan. Kasi that time po, nahirap na hirap po ako magpa-pay-in, hindi pa po ako mover, dumating po ako sa time na parang, alam niyo po yun, sisel po ng team namin, na first sisel po yan ng Synergy Falcons, na wala ako. Lagi po ako umaatin sa training, pero that time, hindi po ako naka-attend. Dahil nga po, nagkaroon na naman po tayo ng problema that time. Pero grabe lang, kasi di ba, nabigyan nga po tayo dyan ng award, and sabi ko lang, grabe no, nung nakaraan taon po, sabi ko, wala na naman akong ano, wala na naman akong record. Kumbaga, wala na naman akong awards. Paano kung mapapakita yan sa team ko? Yung po talaga yung iniisip ko. Dahil nga po platinum tayo, hirap na hirap po ako maging mover. Okay? Pero dumating po yung time na grabe. Kasi sabi ko nga po, noong November, sabi ko, all out na tayo. And ito nga po yung sinasabi ni Mentor Jeremiah na kumita po kami ng, yung parang nag-usap po kami, sige, pag na-hit ko yung income mo, no, wag ka nang sumakay ng barko, i-all out na natin to, i-all out na natin, na kahit anong mangyari, no, gawin natin itong negosyo. And dumating po sa time na, sabi niya sa akin, sige, pag nalagpasan mo yung income ko. And thank you Lord na, kasi hindi ko lang po nalagpasan, nahigitan ko pa talaga, eh, diba? Na grabe, thank you Lord, kasi yan talaga yung binigay na ni Lord na sign sa amin, na para i-all out ko na. And ito lang po, ito po yung sinasabi ko sa inyo, kung ikaw wala ka sa mga top nyo, ito dumating po sa time na nasa top na tayo. And dumating din po sa time na grabe kasi nasa Synergy Falcons po tayo. Ang naging mindset ko po, pag nasa Synergy Falcons tayo, dapat nasa Eagles na tayo. Okay, lumilevel up po. Kaya dumating po sa time na nag-Eagles na tayo. And thank you Lord lang kasi noong unang taon, noong nag-all out kami, no, nag-MVP naman kami. Kaya sabi ko, grabe, kaya pala natin. No? Kaya pala natin, kailangan lang natin i-all out. And dumating po sa time na sabi ko, 'di ba dati na ako wala ako sa top, 'di ba? Pero sabi ni Lord, wag kang mainip anak dahil mayroon kang kasasamahan. Kumbaga may kasama ka sa team mo. Kaya dadating yung time talaga po mentors no na iniisip mo wala ka man sa top, 'di ba? Dadating po yung time na
wala na lagi ka nang hindi mawawala sa top. Okay, kaya dumating po sa time na ayan, lagi na po kami nasa top and ang pinaka masarap lang sa pakiramdam na pati yung mga leaders mo na nagtiwala sa iyo, nasa top na din sila. 'Di ba? Na umaangat kayo. Ayan na nga po, no, nagkaroon tayo ng ganyan na alam niyo, pangarap ko lang po 'yan, pero nangyayari talaga siya. And eto na, ito yung pinakamatindi. Kasi sabi ko nga po, napaka-imposible naman yan. Kasi napaka-imposible makapasok tayo dyan sa top movers. Kasi mentors ng time na yun, sabi ko, labuti pa sila, no? Buti pa sila na sa top. Sabi ko, Lord, alam ko, walang imposible sa'yo. Alam niyo, mentors, nakita ko si Mentor Erica Soria, di ba? Nasa top siya. Nakita ko yung pinaka-mentor namin, di ba? Si Mentor Stephanie and Dennis. Dito, di ba? Nasa top sila. Sabi ko, kami na yung next. Grabe lang. Ito po, no, nag-top po kami. Ang katabi namin si Mentor Marlon Santos. Sabi ko, grabe si Lord. Kasi, grabe talaga na walang imposible. Kapag once na yung time mo na, binigay na ni Lord sa'yo talaga. And, hindi lang yan. Di ba? Kasama na natin sila Mentor Juliet, Mentor Marcita, na Team Alpha, no, team sa Team Baguio po na grabe, nakasama natin sila sa top. And kaya grabe talaga yung nangyari na wala talagang imposible ever, no? Na kung iisipin mo man yan na ikaw, sa sarili mo, na napaka-imposible na makasama pa ako dyan kasi ang lalaki na ng income nila, hindi. Bibigay sa'yo, no? Ibibigay sa'yo yung, alam mo yun na, di mo ina-expect na hihigit ang papala niya yung ina-expect mo na magiging resulta mo. And eto lang po. Yan. Guys, pupunta kami ng DHL. Hi, hi, good morning. So, ngayon, pupunta tayo sa DHL. Kung walang masakyan, kaya naglalakad tayo. So, ngayon, pupunta kami sa meeting ng Uula. Ayan, so grabe po, no? Naalala ko po to nung time na to na sabi niya dati, Daddy, picturean mo ako, ako magbibidyo, magsasalita ako. So grabe po, no? Pati yung anak mo, na-appreciate niya, na-i-enjoy niya rin kung ano yung ginagawa niya. And dito po sa mga pinagdaanan namin na to, dyan po, ilan pa lang po yan sa mga na-experience namin. Kasi sabi nga po, pag nag-call out ka, kailangan, wala kang ibang rason. Diba, kailangan gawin mo, ibigay mo yung todo mo sa ginagawa mo. Ibigay mo yung puso mo sa ginagawa mo. Diba? Experience po natin na yung hirap, pagod na kada babiyahe ka, diba? Kada babiyahe ka, pag-uwi mo sa inyo, magkakasakit ka na. Diba? So, ito po yung pinanghawakan ko. Diba? Sabi nga, hindi namin kaya ito. Diba? Hindi po namin magagawa ito. So, sabi ko, it is God who arms me with strength and keeps my way secure. Diba? Totoo po yan.
Diba yan po yung pinangawakan ko na grabe nandiyan naman si Lord. Hindi niya ako pababayaan. Okay? So sabi ko, nagtuloy-tuloy lang po kami na hanggang sa dumating po na yung grabe, yung kung iisipin niya na yung nakamotor, di ba, paano po namin pagka-assign sa motor yan? Di ba? Good problem. Naging good problem po sa amin. Ito po. Thank you so much. Ayan. So, ayan po, na tuloy-tuloy na dumadating yung mga products natin na ipapadeliver din natin sa iba't ibang lugar, di ba? Ayan. Inulan po tayo ng products. Di ba yung makikita niyo po rito? Ang dami ko po kasama na tumutulong sa akin. Yung sasakyan po na yan na nagpabalik-balik po yan sa pagkuhan ng products. So, kaya po yung ikita niyo po dito, inabot po kami ng gabi. Ayan. So, eto po. Ayan. So, dyan po, no, yung 11-11 na promo na yan. Kaya mentors, no, lahat po ng journey nyo sa team nyo, kung ikaw nag-start ka pa lang, no, wala ka pang team, ikaw pa lang mag-isa, no, dalawa pa lang kayo, okay lang yan. Lagi nyo pong, kumbaga mag-picture kayo, i-enjoy nyo yung process. Kasi that time, no, mentors, yung team Legion po, yan, kami dalawa ni Mentor Jumel po, nag-usap kami. Means, magkano na po ba yung pinaka-total na sales nyo sa team natin? So, dumating po sa time na, okay, apat sa akin, apat din sa kanya, isang gold sa akin, di ba? So, ayan, i-post natin to. Kasi, nakikita ko po, no, kada may promo, nagpo-post po yung mga mentors. And grabe lang, sabi ko, okay lang to. Kahit 179,000 lang po yung pinaka-promo, ay yung sales po ng team namin. Okay lang yun. Sabi ko, ipo-post ko to. Kasi testimony namin to. Alam nyo, dumating po sa time na sabi ko, i-enjoy ko to, na kami lang. And sabi ko, Lord, nakakatuwa na yan. Kasi nung time po na yan, kada promo, nasa office talaga ako. Hinahunting ko po yung mga marami pong hawak na pay-ins, na dami po silang pera na hawak, di ba? Na marami po silang products para makapag-picture ako. And dumating po sa time na kahit umuulam nun, sabi ko, sama ako doon, pupunta ako ng office. Kaya parang i-interviewin ko sila. Dumating po ako sa ganong time. And thank you, Lord, kasi na-attract po natin yan. And grabe lang po, no. Ito po yung team sales po ng team natin, ng Team Worthy, no, na umabot po ng 4 million. 4.4 million. And grabe lang. Imagine ninyo po na ito, 2020 to November 2020. Diba? Sabi ni Lord, anak, huwag kang mapagod kasi bibigay ko sa'yo yan kahit hindi promo. Diba? Bibigyan kita ng mga taong matutulungan natin na kahit regular days lang. And thank you, Lord, kasi grabe po talaga na dati, no, nagpipicture lang po ako. Nakikipicture lang talaga ako. Alam nila, Mentor Leyan, na lagi ako nakikipicture sa mga pay-in nila. No, sa lahat po sila, Mentor Step, yung mga pay-in po ng team namin na sobrang dami. Yan, nakikipicture lang po ako kahit sa mga crossline that time. And sabi ko, mentors, sabi ko, dineclare ko talaga yan sa vision board ko na dadating yung time. Okay? Nagulat nga po ako kasi nasa post po yan ng vision board ko na sabi ko, ganito kadami yung makukuha ako, di ba? So, ayan po, no? Ayan po yung mga picture na nag-process na po tayo, production na po ng team natin, and hindi na po ako nakikipicture, okay? Tayo na po yung hinihiraman para din sila magpicture. Kaya, grabe totoo talaga, no, mentors, na mag-uumpisa ka man na wala, ikaw lang mag-isa, wala man maniwala sa iyo sa umpisa, pero may mga tao, no, na ibibigay si Lord, na mga tamang tao na ibubuhos niya. Yung mga, alam niyo po yun, na grabe lang talaga yung si Lord kapag once na yung time mo na, binigay na niya, no? Isang tao lang po yung kakilala ko dyan, pero grabe. Di ba? Grabe si Lord na ibigay niya lahat. And eto po, na dati, no, hindi po kami magkakasama. And lagi pong umaalis kagad si Jeremiah. And nakita niyo po, no, ang laki na po ni Jareb. And kasi 8 years old na po siya, and 5 years na pong sumasampa yung daddy niya sa bat ko. And grabe po, kasi imagine niyo po, kada 2 months, no, pinakamatagal po nag-stay si Jeremiah dito, 4 months, ganyan. So, napaka, kung bibilangin natin yung taon, na dapat 5 years po, kasama namin si Jeremiah, pero hindi po eh. No, dumating po sa time na nandun po siya sa barko, and ang napakalupit po nun kasi kada 2 hours lang po kami nag-uusap sa isang araw. Okay, kung LDR po kami, 2 hours lang yun. Pag naubos yung load niya, wala na naman siya, hindi na naman namin po siya makakausap. Yun po yung nangyayari sa amin.
And grabe lang si Lord. Kasi, ayan na po, na dito sa negosyo na ginagawa natin, kahit nasa bahay ka lang, kahit kasama mo yung anak mo, no, pwede mong gawin. And pwede mong gawin nyo to na sama-sama. Tulong-tulong kayo. Okay? So, ayan po, no, na ito po yung bahay namin, naging stock room, no? Sabi ko nga po, no, na dati, no, nagpipicture lang ako, ilang box, no? Noong time po na yun, may mga jade na pay-in. Sabi ko, mens, pa-picture naman po. Okay lang po ba? Nahiya pa nga po ako noong una, pero sabi nila, kailangan mo lang mag-picture, kailangan mo lang ma-post yan. Kasi dadating yung time, no, masigit pa pala yung bibigay sa'yo ni Lord. Imagine niyo po na lahat po yan, no, dahil lang po sa ano, sa binigay ni Lord ng mga tamang tao na matutulungan natin, grabe, kasi umulan po talaga. Kaya kung ikaw, huwag ka po mahiyang mag-declare. Kaya ikaw, kung ano yung gusto mo, ano yung naramdaman mo na kung ano man yung gusto mo ma-achieve ngayon bago matapos ang taon, declare mo yan. Okay, mangyayari yan. Maniwala ka kasi wala pong, ano, wala, kumbaga yung promise ni Lord, hindi tayo bibiguin. Grabe po, mas higit pa po sa ina-expect natin yung ibibigay niya sa atin. And eto nga po, noong time po na yan, sabi ko nga po, dito maganda po kasi sa negosyo na to, no? Hindi lang po tayo yung kumita. Okay? Pati po yung mga tao at nagtiwala sa atin. And si Mentor Juliet po, no? Sa isang post ko lang po na ito that time, kwento ko lang po kung bakit po siya nakilala. Noong time po na yun, nag-post lang ako. And nung gabi po na yun, parang napaka, ang sakit na ng puso ko na parang, Lord, bakit ganito? Wala pa rin akong pay-in, wala pa rin akong mga leaders. Alam niyo po yun na yung mga iba po, no, na meron na silang kasama, pero ako wala pa din. Meron man akong leaders, pero alam niyo po yun, sabay-sabay pa rin kami na nagtitraining. And dumating po sa time na nag-post lang ako, posting lang ako, nahihirapan ako, posting lang ako, nahihirapan man ako na wala akong pay-in, post lang ako. Lahat po ng hirap ko, puro post lang. Sabi kasi, dumatak po kasi sa akin na kapag wala kang pay-in, okay, mag-post ka. Okay, maghanap ka ng ano, mag-DR ka. Okay, yun yung nasa isip ko talaga na sabi ko, hindi, kailangan ko ng solution that time. And dumating po sa time na hindi ako natulog, nag-post ako niyan and nag-inquire po si Mentor Juliet. And pinapasok po na natin yan sa IBP. And thank you, Lord, diba? That time, isang tao lang po yung kaya nga po, ano, mentors, wag po kayong, ano, kumbaga, wag po kayong mainip. Kasi dadating yung time, isang tao, dalawang tao, tatlong tao pa man yan, hindi niyo alam kung ilang tao yung mapuproduce din sa inyo. Kaya, thank you, Lord. Kasi sa Mentor Juliet lang naman po yung kilala natin sa Baguio. Pero, diba, ngayon po, mag-open na po yung ating IBC Baguio. Napaka-imposible po yung nangyari. Pero pinabision lang sa akin ni Lord yun na sabi ko, that time, nung nalaman ko taga Baguio po siya, sabi ko, ano kaya place na maganda na i-target? Sabi ko that time. And grabe lang na bigla ko naisip na, IBC Baguio. Magkano kaya ng office doon? Okay lang kaya yun. Tapos so, ngayon sa binaksakat ko po sa kanya na, means, mag-IBC Baguio ka dyan. Kasi dadating yung time, mapupuno na yung office, mahirapan na tayo magkaroon ng ano, ng mag-process. Diba? Ang haba na ng pila. Sabi ko, why not? Kung saan dyan sa Baguio, no? Dyan tayo lahat mag-process, sabi ko sa kanya. And grabe, thank you Lord, kasi nangyari po. Diba, imagine ninyo po na yun pong isang tao na yan na ngayon nakatulong na rin. And grabe lang, kasi mga part-time po sila. And sila Mentor Mercita, no? Mercita Miguel, yung asawa niya po. And ayan po yung mga tao pa na talagang ano, nakasama na natin. And ito nga po. Ito po, sa amin po, kasi nung kami po na ginagawa po namin yung business, di ba? Sabi nga po namin, tinatak po namin sa isip namin, no? Na yung mga tao, di ba, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay binababa ng Diyos. At ang nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. Kasi po, sa amin, ipinamuhay po namin yan na anuman ang resulta namin, talagang patuloy kami na magpapakumbaba. Di ba? Kasi makikita po natin sa tao na nagkaroon na lang ng resulta, nag-iiba na yung ugali, di ba? Nagkakaroon na ng, ano, ng yabang, di ba? Kami po, sabi ko, wag siyang mamuhay sa atin. Di ba? Sabi ko, lagi namin inaano sa mga leaders namin na kung anuman yung mga ma-achieve nyo, di ba? Manatili kayong magpakababa. Kasi lahat ng taong matutulungan nyo, may cross line man yan or hindi, or ibang team na yan, di ba? Please, magpapasalamat at magpapasalamat yan sa'yo. Tatatak yan sa puso nila. Yun po. Tapos, ito po na grabe yung naging blessing sa atin ni Lord na nung tayo po, nung kinihit po natin yung sapphire, di ba? Di ba? Sinihit po natin yung sapphire niyan,
Tapos yung under po ng organization natin, yung mga leaders po natin, di ba? Nag-hit po sila ng mas mataas. Okay? Yung hinihit po nila is Emerald dito, si Mentor Juliet. Hinit niya po yung Emerald. So isipin niyo po, di ba? Parang first time na nangyayari sa company na merong from silver to Emerald. Di ba? Ganyan po yung nangyari. Di ba? Naging mindset niya po na yung sapphire kayang-kayang i-hit. Di ba? And syempre, nung nakita niya po na ilang days pa lang, kakasimula pa lang ng buwan, pero na-hit niya na yung sapphire. Then sabi niya, kayang-kaya nating mag-Emerald. Di ba? Yun po yung pinavision natin sa kanya na kung ano yung magiging resulta once na ikaw ay nag-rank up pa. Di ba? Yun po yung lagi namin inaano. Tsaka kami po, mas gusto namin na nagiging superstar yung mga leaders namin. Kasi mas natutuwa po kami na makita namin na yung mga leaders po namin is nakaka-achieve ng mas mataas. Di ba? Yun po yung ginugol namin na kailangan matulungan namin lahat ng leaders namin under na organization namin na sila yung mas umangat kaysa sa amin. Kasi yun po yung pinangako namin na tutulong kami ano man ang gagawin namin, lahat gagawin namin para makatulong kami sa pangarap mo. Di ba? So ito po yung naging salary ni Mentor Bisset. Then, sana po mag-appoint. Ako yung salary ko po kasi that time. No? Ayan po yung pag tinotal mo yan, abot ng sabihin na natin 20,000. And sa sobrang hardworking ko po, no? Di ba 13 month, di ba? Uso ngayon, Pasko. Ayan po yung pinaka inaantay ko. Ang tagal ko pong pinagtrabahuhan, di ba? Thank you, Lord. Kasi may blessing ko pa rin na 7,000. Pero nakakalungkot lang, mentors, no? Na that time, yan po yung mindset ko before. Pero nung nag-IM worldwide ako, na kaya palang kitain, di ba? Kaya palang kitain yung ganyang income, no? Na in just 1 week, di ba? Kaya mong kitain yan. And grabe lang. Dito sa IM Worldwide, yung dapat na pwede namin kitain sa isang taon, 10 months na pagtatrabaho ko, kaya pala namin kitain ng isang buwan. Diba? Dito sa IM Worldwide, nakatulong ka na, kumita ka na, kumita pa yung mga tao na tulungan mo. Yun po yung pinaka nagustuhan ko dito kasi hindi lang ako yung kumita. Diba? Pati na rin yung mga tao na ginaid natin dito, no, tinuturuan natin dito. And grabe lang. Thank you Lord sa ganitong opportunity. Kaya ito po, na-hit po natin yung 500,000 circle natin na grabe, alam niyo po ba mentors, nung November po, nung last year, naisip ko yan. Sabi ko, grabe no, buti pa si ganito na ganito na yung income nila, 'di ba? Parang dapat talaga hindi ka nagko-compare. Huwag mo titingnan yung resulta ng level 1. Okay, kung ikaw level 1 ka, level 15 na sila, no? Huwag mo titingnan kasi kanya-kanya tayo ng level. Pero pag once na dumating ka na sa ganung level, baka mahigitan mo pa. So dumating po ako sa time na sabi ko, grabe pala si Lord, no? Imagine mo, dati tinitingnan lang natin yung mga income nila. Ngayon nahigitan na natin. Kaya mentors, kung ikaw, no, nasa ilan pa lang yung income mo, no, ngayon wala ka pang income, okay lang yan. Kasi pag once na ginawa mo yung negosyo, na tuloy-tuloy, sinipagan mo, nakita ni Lord na sobrang, alam mo yun, na yung puso mo, tumulong, di ba, natulungan mo lahat ng tao na nasa paligid mo, to follow lahat yan. Okay, ibibigay sa'yo yung deserve mo na resulta. Kaya dumating po kami sa time na, nagulat yung leaders namin na minsan doon na pala yung income nyo. Kasi dati po, siya po yung nagki-click na 100,000 lang. Diba? Yung pa lang yung income po namin. Pero grabe lang. And ito po yung mga sub-team namin ng Team Worthy. Ayan, grabe. Congratulations po. And pinapasalamatan po namin yung under organization namin na patuloy na lumalaki. Thank you Lord. No? Dahil sa mga sipag, tiyaga. Ayan, maraming salamat po sa team namin, no? Team Alpha, kung sa lahat, Team Awesome, Team Bullseye, Team Delta, Team Faith, Team United, Team Omnia, Team Wealthy, Team Big Blast. And thank you po sa lahat ng support at pagsabay, di ba, sa natin, journey natin. Ayan. Yan. And thank you so much po sa Senior G Falcons. Ayan, yes. Grabe lang po. And napaka, grabe talaga yung nangyari. Nagbiglaan talaga na lahat, no? Kapag once talaga time muna, no? Wala nang makakapigil, no? Wala na po talaga makakapigil na ibibigay na sa'yo ni Lord lahat. And eto nga po, no? Ito po, sabi nga po namin, kailangan dito sa negosyo natin kasi nasa iyo yung Panginoon. Eh. Sabi nga po, but seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Lahat po ng blessings na desire mo, ng alam ng Panginoon yun. Kung ano man yung hinihiling mo,
kung ano man yung gusto ng puso mo, di ba? At nakikita niya, di ba, nakikita niya na sa'yo na kaya kanyang pagkatiwalaan sa bagay na yun. Ibibigay niya at ibibigay niya yan sa'yo nang hindi mo inaasahan. Yan po. And so, ito po, grabe, speechless din kami sa reactions nila. And talagang nakaka-amaze kasi ito po talaga yung nagbigay sa amin na isa rin sa nagbigay sa amin na excitement. Yung mga reactions nila. Ayan, panoorin po natin. Wait lang, ano ba? Pero grabe, tumatagal na, nagiging worldwide na talaga yung Himla. Marami na doon. Tapos ngayon, so, ibig sabihin, sana yung problema, maraming leaders na nanganak, di ba? Maraming yung mga tayuan sa mga leaders na ginagawa o ano na ginagawa ng mga pangyayon. So, saludin ko sa inyo. Grabe, no? Ang bilis ng panahon na ng mentors, Oh, yung kapatid ko po kasi na yan, hindi siya naniniwala po. Kung mapapansin niyo po sa video, hindi po siya nanonood. Ayan, hindi po talaga siya naniniwala po. Oh my God. Oh God. Oh God. Grabe, look at that. Muti nga. Ate nga. Oi Jareb. Ayan na po. Mami love. Grabe. Tignan mo kasi. Grabe po yung mga reactions nila dyan. Ito po. Umiyak na siya. Ba't umiyak? Ba't umiyak? Uy, ba't umiyak? Ayan na po, sobrang iyak na po niya niyan. And hindi po talaga siya makapaniwala. Kasi sabi niya, I am next. Sabi na anak po namin dyan, ikaw na yung next. Diba? Sabi niya, ikaw na yung next. Sabi niya gano'n. Speechless talaga yung mga reactions nila. Yes. Diba? Sabi ko nga po, itong achievement po namin, hindi lang po ito para sa amin. Kasi para po ito sa buong team namin, yung may kita mo po ito, nagsisipin. Nakasama pa po namin dito sa Europe. Ay, alam mo ito, Geraldine? Ayaw mo po, video. Ayaw mo dito. Anong pakiramdam, Mens, na yung mentor mo nagkaroon na ng kotse? Ito, Jer. Sobrang nakaka-bless po na yung mga taong yan na nagtiwala po sa atin. Anong pakiramdam? Nakita po nila, di ba, kung paano po tayo nagsimula. Nasimula na. Nung nag-away kami, nakita mo na ba yung picture mo? Di ba? Hanggang sa ngayon po na ito, nagkakaroon na ng achievement, nagbubunga na. Ano pa kayo yung mga pinaghirapan po natin. Hindi naman. Yan ang request po nila lahat. Sige na. Interview lang. Anong pangiramdam na yung mentor mo may coach na? Siya na daw yung next mess. Ayan. Okay lang yan. Next na tayo din. Sabihin lang yan, buhay yung pangarap. Alam niya lahat? Alam niya lahat. Wala po kasi nakakalabas po namin yung resulta. Tapos ito po, kukwento ko lang po sa inyo. Yung kapatid ko po na yan, nabuburnout na pala siya sa akin. Kasi mentors, tanong siya ng tanong, saan doon kami pupunta? Kaya aalis po kasi kami, sabi niya, Tessa, saan kami pupunta? Ano sasakyan niyo? Mga ganun po. Kasi nakaayos po ako nung nakaraan. Nagpa-makeup po ako. And nagdududa na po sila noon. Sabi ko kasi, kasal, ganyan po. And dumating po sa tinan, sabi ng kapatid ko, saan ba kayo pupunta? Ano sasakyan niyo? Eh kasi naka-aura po ako eh. Ano daw sasakyan ko? Alang nakamotor po ako, ganyan. Tapos sabi ko, huwag ka na magtanong. Tanong ka ng tanong. As in yung galit po ako. Kasi ayoko nga po talagang magsinungaling. Pero dahil nga para manahimik siya, kunyari galit ako. Pag nagtatanong po sila, galit ako. Ganun po talaga yung nangyari nun. And sabi niya pala, nagsabi pala siya kay Geraldine po na, sabi niya, bakit lagi na lang galit sa akin si ate? Sabi niya, ayoko na. Sabi niya, gusto ko na umuwi na lang sa amin. Balik na lang kayo ako sa amin. Sabi niya, ganun. And sabi ko po, ay talaga, na-burnout ka nun. Oo, te, kasi
magsasalita lang ako, kakatok lang ako sa kwarto niya. Kasi po nag-a-ice po kami ng gamit, kakatok po siya. Ngayon po, hindi po namin malabas yung mga gamit namin nagagamit. Nakahirap nga po talaga magtago sa kondo. Nakabantay po sila. Tapos, yeah. Diba, kunyari, lalabas lang po kami ng madaling araw, sasama din po sila, sunod din po sila. Kaya parang sabi ko, paano ba tayo gagawa ng paraan para makaalis tayo? Okay. Kaya nainis na lang po ako, ginawa ko, ginagalit na lang ako sa kapatid ko. Oo nga, alam niyo po ba, sabi niya dyan sa video, no? Sabi niya, kaya naman pala te sinasabi mo yung sasakyan ni Jello sa akin na MG kasi yun pala yung gusto mong car sa akin. Sabi niya gano'n. Akala niya, yun daw yung ilalabas namin. Kaya yeah. Sobrang nakakatawa lang. Yung mga suit po namin sa video, paano po namin naitakas yan? Yung box po ng barley natin, doon ko po nilagay lahat. Tapos unti-unti po yung nilalabas. Sabi ko, magpapadeliver lang. Ganun lang po yung ginawa ko. Tapos nilalagay ko na sa sasakyan. Ganyan po yung reaction niya. Oh, good! Oh! Sabi niya sa lalagay na muli. Grabe, look at that. Cutie nga! Si Auntie Rosie. Ang ganda. Hello po. Hi, good. Hello. 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 Si mami mo dyan. Kurt, you are. Hello mo kasi. Ay. Ba't yung iyak? Ah, ba't yung iyak? Ay, oh, mami ka. Mami ka. Kasi po, si Mentor Jan Ezekiel po, yung isang witness po, nung nag-away po kami, nagsigawan kami sa bahay, na kung bakit daw ako nag-join sa IM Worldwide, na-witness na po lahat yan. Di ba? Nung nagsisigawan kami sa bahay, na akala niya, napakalaki kasalanan ng nagawa ko. Nung nag-join ako sa IM Worldwide, di ba? Naging blessing po. Kasi eto po ngayon, napatunayan na po, na ito po yung resulta natin doing IM Worldwide na ilabas po natin yung ating first car, di ba? Na hindi po natin ma-imagine na makakuha rin po tayo ng ganyan, di ba? So, ayan po na ito po, iiwan ko lang po sa inyo na ito po, lagi po namin sinasabi sa team po namin, di ba? Na every time, di ba? Commit to the Lord whatever you do and your plans will always succeed, di ba? Tandaan nyo po na kapag ibinigay nyo po sa Panginoon lahat ng inaasam nyo, yung desire nyo, di ba? Alam ni Lord, di ba? Nakikita ni Lord yung sacrifice mo, di ba? Kung yung tamang tao ka na, pagkakalog mo sa iyo lahat ng hinihiling mo, di ba? So, yan po. Maraming salamat po. Ayan. Yan, thank you so much po. And gusto ko lang po magpasalamat kasi sa sobrang kabako po nung nag-sharing ako, nasabi ko po no, si Mentor Patricia Rosario. Ayan. Thank you so much. Sobrang kabako. Yeah. Thank you so much Mentor Grace Perez, no, Mentor Dennis, no, Mentor Joyce, ayan, Joyce Brignones. Ayan, grabe. Thank you so much po sa inyo. And Mentor Dennis and Mentor Stephanie Tahilo. And grabe po. Thank you po talaga. And Mentor Erica Soreda. Alam niyo po ba na kapag
nagko-core ano po kami na lagi po kami na aarawan, naiinitan. Sabi ko, tutuloy pa ba tayo umuulan? Pero sabi ko, in the testimony natin to, lagi po kami pupunta ng Black Scope na, ayun, lahat sila nakasasakyan. Sabi ko, kami na yung next, no? Na sabi ko, dadating yung time na tayo na talaga yung susunod. Basta wag lang tayo hihinto. So yun lamang, mentors. Thank you so much po sa lahat ng mga nandito na nakinig sa amin. Ayan, lalo na po sa mga naiyak din. Ayan, sabay-sabay. Thank you po, mentors. Ayan.